Good morning guys, welcome back to our YouTube channel. At yan yung background natin, nagpapa kulo ako ng milk. Ayan, kumulo na siya. Oh, hinihipan ko kasi yung bula para bumaba. So guys, kagabi wala kaming ano, walang delivery kagabi kasi may ginawa daw yung taga-deliver. So, buti na lang meron pa kahit konti nagalala si Bianan na baka maubusan kami kasi si Sian nga ay laging nangihingi ng gatas. At ayan, ngayon lang, nag-deliver siya ng maaga. Kaya sabi ni Mel, tinanggalan ko na ng dumi yung mga plato. Papakuluan na lang. Tapos sabi ko ako nang magpapakulo. So ayan yung mga plato. Tinanggalan niya ng dumi. Sasabunan ko na lang guys. Para mabilis. Kasi masyadong nadikit yung mga oil. Yung mga pinaggawa na ng chai. Mahirap yun. Anong kuskusin talaga. Well, si Hipag ko andun naglalaba. So busy morning kami guys. As usual. Mga gawaing bahay na araw-araw. Hindi matapos-tapos. So mamaya guys, mag-chicken curry na naman ang aking Bianan. So siya yung gumawa nitong masala. Itong red na nakikita niya. Sabi niya, hugasan ko lang daw yung chicken. Siya yung magluluto mamaya. Maingay yung mga manlilimos sa amin guys. Ang daming manlilimos today actually. Saturday naman ngayon. Ang alam ko kasi Friday at Thursday maraming manlilimos. Pero today Saturday maraming manlilimos talaga. Siguro mga naka-anim or pito na yan ang pumunta dito sa bahay. Ba't ibang manlilimos? So eto guys. Medyo hindi siya fresh yung chicken. Kagabi pa daw yung chicken na to. Nalaman ko talaga siya pagkaano ko. Pagkakita ko sa chicken, sabi ko kay Bianan, hindi yan fresh. Sabi niya fresh daw. Oo, yun. Sabi ng aking Bianan na lalaki, oo, hindi daw fresh. Kagabi pa daw ito. Nilagay lang sa refrigerator. Hindi siguro naubos kahapon. Kaya, kasi pag fresh siya, puting-puti yung laman ng manok. Dito kasi malalaman mo kasi nga may balat yung manok dito. Ay, sorry. Malalaman mo kasi walang balat yung manok dito. So, pag hindi na siya fresh, guys, dumaan na siya sa ano. Dumaan na siya ng gabi. Ano na siya? Medyo kulay brown na siya. Yan, siguro pwede na yan. Imamarinate daw. Tapos, ako nagsabi nito, sabi ko, imarinate mo. Imarinate natin kasi masarap siya pag marinate na. Mawawala yung lansa ng ano, chicken. So yan guys, ready na. Marinate na sila. Oh. Lulutuin na lang yan. So mamaya pa kami magluluti. Siyempre mamayang gabi. Kasi dito hindi naman sila gumagawa ng sandwich pag umaga. Sa gabi talaga sila nagluluto ng sandwich. At gumawa nga ako ng chai ni Papa Kabir guys. Kagigising lang din niya. Late na siyang nagising. Sabi niya sa akin kagabi, huwag mo akong gisingin ng maaga since wala naman kaming pasok. So ayan na nga. Late na rin ako gumawa ng chai niya. Kanina sabi ni Bianan, magluluto na ba ng ibang chai? Sabi ko wag muna kasi matutulog pa daw siya. Tapos na rin ako dito sa kusina. Yan, oh, yan ang ginagawa ko. Tingnan niya. Para maluto siya. So, hihintayin ko lang medyo mag-ano na siya guys. Mabigat na yung bula. Medyo creamy na siya. Ayun, luto na. And dito, tapos na rin tayo. Nag-muff na ako dito. Patapos na rin si Ipag.
hihintayin ko lang tong maluto siya. Tapos aakyat na ako. At ayan mga guys, ang off natin yung light. Ha? Ha, ma'am? Kalahating cup lang guys, kasi sabi ko nga mabigat yung chai, diba? Hindi naman ito maubos ni Papa Kabir pag puno yung cup. Yan yung bata. No. So tingnan nyo guys, sabi ko sa inyo hindi rin mauubos ni Papa Kabir yan. So binigay niya sa akin, sabi niya hindi ko maubos ang dami ng ginawa mo. Sabi ko, ganun kasi kita kamahal, kaya marami ang ginawa ko. Ang sagot naman niya, ganun kasi kita kamahal, kaya nag-share ako. Ano ba yan? Mga pamilyang hugutero, higutera. Lahat na lang. So, ayan guys, uubusin ko muna to. Tapos, dito na lang sa room yung lilinisan ko. Hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga kalat-kalat namin, guys. So, good morning po, mga guys, mga sisi. Ang ito na naman ang inyong chismos, ang sisi, no, na taghatid ng balita dito sa India. Para tayong taga-balita. So, ito na nga, inubos ko na yung chai na hindi niya naubos, guys. And today, napakalamig na naman. Kailan kaya to umaraw? Kasi walang araw. Sabi ko kay Bianan, since wala silang pasok, yung dalawa, ano ito? Ay, tingnan nyo yung skin ko. O, nag-ano siya. Ano ba, napunta na tayo sa ibang usapan. Sabi ko, since wala silang pasok, yung dalawa, papaliguan ko si Sean. Wala, ilang araw na rin hindi nakaligo si Sean. Wipes-wipes lang, yung katawan niya. Ako din, hapbat-hapbat lang. So, sabi ko, maliligo ako today and si Sean. Kasi wala kang pasok. Sabi ni Bianan, huwag kayong maligo. Masyadong malamig talaga. O, sabi ko, hindi naman masyadong malamig dito sa loob ng bahay. Nung lumabas kami, guys, sinilip ko. O, sobrang lamig nga talaga. Yun din ang sabi ni Papa Kabir, huwag kayong maligo kasi sobrang lamig today. Hindi ko na alam, ilang araw na kami hindi nakaligo. Palit-palitan na lang ng damit. Actually, sa winter, wala ngang ano, wala ka masyadong pawis. Pero, napakaraming labahin talaga pag winter, guys. Yun bang araw-araw kang magpapalit tapos, doble-doble yung papalit mo. Ngayon, si Sean yung nasa loob ng katawan niya, guys, 6 na pirasong t-shirt and halo-halo na yon, long sleeve t-shirt, 6 siya. So, ako 3 lang, pangatlo lang tong jacket. Kaya sobrang lamig talaga guys dito ngayon. Sabi ko, paano kami makakaligo pag ganitong lamig? Eh, bukas may lamig pa daw. Meron naman kaming initan ng tubig. Yung sa baba, plano din ni father-in-law na lagyan. Bumili nga siya kahapon kasi yung parang na-scam siya. 5,000 daw yung bili niya. Tapos, nagamit na daw yun. Tapos, binalik nga niya. Hindi na ayaw na. Pagka, nung gabi lang naman binili niya, tapos pagka umaga binalik niya, ayaw nang ipasa uli ng ano, ng binilhan niya. Sabi niya, ano lang daw, ano yun sabi, nagamit daw nila pero isang beses lang. Sabi ko, eh yung pera ni father-in-law, hindi naman yun nagamit. Lalagyan sana doon sa hugasan ng plato guys, kasi nagre-reklamo nga ako kay Bianan. Sabi ko, nanginginig yung kamay ko kasi nakikita ni Bianan na pagkatapos kong maghugas ng plato guys sa umaga, yung mga gawaan ng roti, nilalagay ko yung dalawang kamay ko, pinapatong ko sa kaldero ng ano, milk, do yung salutuan ng milk, sa kaldero nga, kaserola. Pinapatong ko yung kamay ko para mainitan. Tapos nagre-reklamo din ako, sabi ko sobrang lamig ng tubig. Bumili na nga sila ng ano, yung parang heater siya guys. Parang bakal lang siya, nilalagay doon sa tubig tapos isasaksak, pero delikado daw yung pwede daw yung sumabog kahit anong oras yun kasi yung ginagamit nila Big C sa bahay nila. So sabi ng Bianan kong lalaki, bibili na lang ng ano yung machine, tapos 5 liter ata yung laman nun, tapos i-connect doon sa ugasan ng tubig, ugasan ng kamay, sa ano daw, CR doon sa baba. Kasi doon naman kami lagi sa baba nagamit, dito sa taas ano lang yung ginagamit namin pag nagsi-CR kami or naliligo, eh meron naman dito sa taas, yung sa taas nga lang ay hindi siya konektado sa mga ugasan ng kamay. So sabi ni Bianan,
na lalaki, ayaw na daw niya isauli. Nagalit yung bilan kong babae. Kasi sabi niya, ang dali-dali mong mauto. Ganun, pinagalit niya yung asawa niya. Nagalitan niya, guys. Tapos, bumili rin ng relo. Pinagalitan din niya. Bumili ng relo, guys, na instead of 250 rupees lang daw sa market. Mindset ba yung bilan kong babae? Kagaya ni Big Sis. Binili daw niya ay 500. Pinagalitan din niya yung asawa niya. Sabi niya, madali ka talagang mauto. Sabi ko, may mga tao talagang ganyan, yung parang manahimik na lang ba, hindi na makikipag-argue. Eh sila, sila hipag yung mga kababaihan, pag bumibili sila, guys, nakikipag-argue talaga. Hindi, babaan mo yung presyo. Oh, sige, iiwan ko na to, hindi na ako bibili. Tapos yung mayari naman, wait lang. Oh, sige, bibigay ko na. Yung parang ganun bang kilusan. Oo. Eh, yung bilang kong lalaki, ayaw niyang makikipag-argue. Mm-hmm. Si Papa Kabir din, ganun din, kagaya rin ng mga ate niya. Oh, hindi ko nabibilin yan, sige, wag na, sa ibang tindahan na lang ako. Eh, yung taga-benta na, sige, bibigay ko na, sige, ganun, oh. Mm, guys. So, ayan lang muna, guys, yung chismosa talaga natin.